Dismissed cop and road rage suspect Wilfredo Gonzalez drew the ire of senators in today's hearing for making false claims in his recount of the events that day, which captured video images belied. And though he made amends and sought forgiveness, Committee Chair on Drugs and Public Order Senator Ronald De La Rosa said he wasn't keen on letting him off the hook yet, as our Daniel Manalastas reports. During the hearing of Senate Committee on Public Order, Wilfredo Gonzalez, the ex-cop on the viral Quezon City road rage, told the senators of what happened during the incident. He also divulged allegations against the cyclist, Alan Bandiola. Minura niya ho ako ng Sabi niya, bigla kang pumreno. Sabi ko daw sa kanya ng Wala po akong sinabing, huh? Wala po, Your Honor, wala. Baka kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Biktima rin ako rito nawalan ako ng trabaho, na ako sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ho sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. Ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles. But Bandiola denied Gonzalez's allegations. He also narrated his side and admitted he was scared by Gonzalez gun-toting. Maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman, hindi ko kayang yupiin yun. Hindi ko na po inansi Ginoong Gonzalez kasi nga alam ko mainit na pong ulo. Anong, paano mo masabi yung mainit ang ulo? Anong sinasabi niya? Kasi iba na po yung itsura niya po eh. So, may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod. Kinasaan niya ako ng baril. Nagumunod siya. So, after po nun, nagano po kasi hinila niya po yung bisikleta ko. Ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. Senators, meanwhile, aren't buying the allegations of Gonzalez, who claimed that his car was punched by Bandiola using gloves with knuckles. The senators even showed that Bandiola didn't wear gloves at that time. My God, please, huwag niyo gawing itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang no. Magbisiklita ka, magbisiklita ka tapos hard knuckles na hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Both parties have made amends with each other and amicably settled. And Gonzalez issued an apology. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas o eh. Galing ako sa spine operation eh. Despite Gonzalez's claims, Bandiola maintains he will not file a case. Marami pong nakakilala sa akin kung anong klaseng tao po ako. So, alam nila kung ano yung totoo hindi. Ngayon, kung meron na pong mali o tama yung sinabi ni Mr. Gonzalez, Diyos na pong bahala sa kanya. However, for Senator Ronald De La Rosa, Gonzalez is not yet off the hook, as there is still a possibility in which the Philippine National Police can file a case against him. Daniel Manalastas for The Nation.